Hello guys, what's up? This is Emmanuel Abon representing Bigan City and welcome to my channel. Welcome to my channel. This is my first vlog, my first video. And my first video is tuturuan ko kayo paano gamitin ang ating mga daliri to solve a multiplication. Kung paano mag-multiply gamit ang ating mga daliri na kahit wala tayong calculator. And most especially sa mga estudyante dyan, elementary, high school, mga kahit walang trabaho, yung mga may trabaho, bata, matanda, babae, lalaki, all gender. Bibigyan ko kayo ng tip paano gamitin ang ating mga daliri. Ayan, paano mag-multiply. Okay, andito na tayo. Paano gamitin ang ating daliri to solve a multiplication. Okay, una sa lahat, itong mga daliri natin is equivalent to 10 each. 10 each. Okay, mag-start tayo from 6, 7, 8, 9, 10. So, hindi na tayo mag-multiply from 1 times 1 to 5 times 5. Kasi alam na natin ang 1 times 1 is equals to 1. Yung 5 times 5 is equals to 25. So, tip na gagamitin natin is yung 6, 7, 8, 9, 10 is gagawin natin silang tig 10. 10, 20, 30, 40, 50. Okay? 10, 20, 30, 40, 50. First step, paano gamitin ang daliri? Okay? For example, problem is 6 times 6. Paano natin gagamitin ang 6 times 6 dito sa ating daliri? Okay, ganito. Makinig at mag-observe. 6 times 6. Diba, sabi ko kanina, gagamitin natin ating mga daliri into 10. Okay, 10, 20, 30, 40, 50. Okay, 6 times 6 is, start natin dito sa pinliliit. Okay, 10, 20. So, meron na tayong 20. Okay, kasi sabi ko kanina, 10 each fingers. Okay? 10, 20. So, meron pang natitirang 4 sa kabila, 4 din dito sa kabila. Okay? 4, 4. So, 4 times 4. 4 na 4. So, 4, 8, 12, 16. So, 16 plus 20 is equal to 36. Next problem is 8 times 9. Okay? 8 times 9. 8 times 9. Paano naging 8 to? Paano naging 9 to? Kasi meron na tayong tigpa 5. Diba? So, 5, 6, 7, 8. And then, 5, 6, 7, 8, 9. So, 8 times 9. Yan. 8 times 9. So, start na tayo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay? 70, meron pang isa dito sa kabila, isa, at meron pang dalawa dito sa kabila. Okay, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, and then 1 times 2 is equal to 2. So, 70 plus 2 is equal to 72. So, 8 times 9 is equal to 72. Okay, next problem is 8 times 7. So, start na tayo. Is 10, 20, 30, 40, 50. Okay? 50 na yan. Meron pang tatlo dito, meron pang dalawa dito. So, 8 times 7. 10, 20, 30, 40, 50. 3 times 2 is equal to 6. Tama ba yan? Yes. 50 plus 6 is equal to 56. So, 8 times 7 is equal to 56. Next problem is 8 times 10. Okay? 8 times 10. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So, ibig sabihin nun, pag gumamit na tayo ng 10, hindi na natin gagamitin yung natitira pang dalawang daliri. Kasi automatic na yon, na yon yung answer ng pag gumamit tayo ng 10. Okay? So, 8
times 10 is equal to 80. Next is 6 times 9. Yun. 6 times 9. Start na tayo. 10. 20, 30, 40, 50. And then 4 times 1 is equal to 4. Then 4 plus 50 is equal to 54. So 6 times 9 is equal to 54. So ayun guys, yun yung isa sa technique paano gamitin ang ating daliri into multiplication from starting 6 to 10. Kasi minsan kasi o di kaya nahihirapan tayo sa math, especially multiplication. Ang hirap kasi kung ano yung given number na i-multiply natin, parang square root. So yun, isa sa tip paano gamitin ang ating daliri na walang ginagamit na calculator. So sana nakatulong ako paano gamitin ang ating daliri sa pag-compute ng multiplication. And thank you sa panonood ng aking video. Ito po ang aking first vlog tip paano gamitin ang ating mga daliri to apply in multiplication. Thank you and subscribe and like my channel. Thank you po. Have a good day.